Hi guys! Good morning! Ohayo gozaimasu! Magandang umaga! So ngayon po, ang topic po natin ay pagkuha at rules at penalties ng license dito sa Japan. Kaya yung mga ex ni Sir Michael, mag-subscribe na po kayo. Mag-subscribe na po kayo kasi nakakuha na siya ng kanyang Japanese driver's license. Yay! Yay! Ayan, pasok sa banga! Ayan. Tapos, so ngayon, ikukwento niya sa atin paano siya nakakuha ng Japanese driver's license dito sa Japan. Paano nakakuha? Una, nag-aral ako sa... Pahiyain po kasi siya. School driving. Shy tayo. Don't be shy. School driving. Go Power Ranger! Nasa likod kasa lang, hindi ko nakuha. Bumagsak din ako sa... Hindi naman sa ganun, sa bumagsak. Ito naman, masyado mong dinadown yung sarili mo. Pahambol lang siya, guys. Yesterday. Eh, mahirap talaga ang kumuha dito ng lisensya sa Japan. Eh, ang ginawa ko, umuwi ako ng Pilipinas. Kumuha ko ng license doon. Pag balik ko dito, doon ko siya nirenew. Nagkirikay po siya. Kirikay means nag-change siya in Japanese license. So bali guys, pag may question kayo, mag-comment lang po kayo below and then i-reply namin kayo about sa pagkuha ng Japanese driver's license in easy way. Yan, in easy way niya. Shortcut po niya. So yung experience po niya, i-share po niya sa atin guys, mga kababayan dito sa Japan. I-share niya sa atin para dun sa mga gustong makakuha ng Japanese driver's license, may tips na po sila kung paano yung gagawin nyo. So first si Sir Michael, umuwi siya ng Pilipinas, kumuha siya ng driver's license sa atin, sa LTO, and then, nung nagkirikay ka po, ano yung exam mo? English, Japanese... Meron Tagalog tsaka English. Wow! May Tagalog! Oh! Perfect! Number one perfect! Hanggang ilan po siya? 1 to 10 lang. Oh, di ba buongga 1 to 10? Samantalang guys, ako grabe, 100 questions ako. Grabe, buongga si Sir Michael. Ayan, 1 to 10 lang daw po siya. Ilan naman po yung nakuha mo? 9? Hindi, oh. Hindi, oo. Humble siya. 10 siya, 10. Ah, 10 siya. Wow. Na-perfect. Wow! Yes. Oh. 1 to 10. Aray! Iba din! Tapos po, yung ano nyo na, yung after ng examination nyo sa paper test, yung driving nyo na po, yung actual. Actual driving? Oo. Pangatlo... Pasado ka na. Pangatlong try ko is pasado ka na. Samantalang guys, ako 13, bagsak! So, mas madali po pala yung sa kanyang way. Kaya guys, sa mga gustong kumuha ng Japanese driver's license, ayan, may tip na kayo guys. O, next natin ay yung mga penalties or... Ano yung mga violation po, dapat alam nyo yun na pag mag-e-exam kayo. Ano to yung mga 10 questions na yun? Yung mga basic lang. Like? Yung... Wala akong basic yun. Biglaan yung mga guys. Bali, yeah. Yung mga sign siguro. Mas maraming tungkol sa sign. Oo, yung illegal parking, guys. Pag may nakita po kayong bilog, tapos may X po siya, yun, bawal po mag-park doon. Ay, may guhit siya, bawal mag-park. Pag pula naman po siya, tapos may pahalang na guhit, yun naman ay one way. Bawal din kayo pumasok doon. Ganon. Pag pumasok po kayo doon, dito sa Japan, ang maganda dito, mahal ang penalty. So, bawat violation na gagawin nyo, guys, may karampatang amount at saka points. Ilang points po ba sa isang license? 1 to 100. Hindi, yung points ng lisensya. 1 to 10. Hanggang 16 points lang. 16 points? Oo, 16. Sorry. 16 points ba yan? Ano ba yan? Naka-antay. Naka-live tayo. Live ko ba yan? Sabi ko, video. And 16 points 16 po. 16 points ba? Oo. So si Sir, pagkakuha niya ng license niya, natiketan agad siya ng illegal parking. Kwento mo naman yon, yung illegal parking na yon, magkano ang penalty mo? Nakalimutan
ka Ichimang Goseng. Ayan, Ichimang Goseng. In English, 15,000 yen. Yan. In peso po, nasa ano po siya? Nasa... 7.5. Baka kalahat eh. 9. Hindi, adal... Ah, oo nga, no? 7.5. 7,500 in peso po siya. Yes, yes. Yes. In dollars? Converting na lang, guys. Basta ayan, yun lang yun. Tapos po, pag overspeeding naman po kayo, Chan, pag overspeed naman, guys, hindi pa siya na-overspeed, pero pag gusto niyo pong mag-overspeed, naku, patay gusto tayo pa pag na-report tayo. Pag nagmamadali kayo, guys, mag-mask kayo, tapos takpan niyo yung bandang kilay niyo, bandang mata niyo, para hindi kayo makapol. Para hindi ma-detect. Para hindi kayo ma-detect. Kasi may mga camera po yan sa mga streets. Mm-hmm. Hindi nyo alam may camera. Napicturan na pala kayo. Iimbitahan na lang kayo for autograph. Nako, may bayad po yon. Pag sobrang bilis, like mga 90 speed limit niyo, mga Jumang Yen, ika, yung babayaran po ninyo. Tapos mag-a-attend po kayo ng small na Saiban. Mababasa man ang points yan. Oo, 12 points. Ano, 13 points agad. Ano, 16 points, di ba? Mm-hmm. 15 points agad yun. Pag overspeed ka ng 50, ay hindi, less 2 points pala. 13 points. 13 points. Grabe pala. Oo, pag nag-overspeed ka po ng 50, less 13 points agad. So, 16 points siya, di may 3 points ka pa. Eh, nahuli ka pa ulit. Nang tumare. Tumare. Yung tumare, pag may nakasap po, na may nakasulat po na stop, ichijiteshi ang tawag noon sa Japanese. May nakalagay na stop, kailangan mo po dun mag-stop saglit, see ang left and right, check mo, then tsaka ka mag-go, di ba? Yun po, pag hindi mo yung ginawa at nahuli ka, 2 points. Mm. Tapos ang penalty mo dun is now 9,000 in yen. Yan, okay. In peso, 4,000. 4,500. Okay. Ayan, 4,500 yen in peso pala, in peso. So, yun po, 2 points din po yun agad. Eh, nag-overspeed ka ng 50 plus 2. So, nasa 15 ka na. Eh, 16 points lang yun. So, may isang puntos ka na lang. Pag nahuli ka pa ulit, kukumpiskahin na po nila yung lisensya ninyo. Yun. Pag kinonfiscate po yung lisensya ninyo, nakalagay doon halimbawa 6 months ka hindi magde-drive, or 1 year, and then ulit ka ulit sa simula, mag-e-exam ka ulit, yung as in parang first-timer ka na. Balik sa umpisa. Balik sa umpisa, yun. Punta ka ulit sa Pilipinas, kung ako ulit ng LTO driver's license, ikirin kayo mo ulit. Ayan, mga guys. So, ganun yung gagawin po ninyo. Ngayon po, pag nahuli kayo na ganun, ina-advise po nila na dekirodake. Ano yun sa Tagalog? Dekirodake. Ano, dekiro, pwede? Hanggat maaari. Hanggat maaari. Ano, huwag ganilang mag-drive. Kasi nga, baka mahuli ka. Sa sobrang kaba mo, lalo kang mahuhuli. Guys, the more na ninenervous kayo, the more na... Kasi tignan mo, di ba, pag bagong kuha mo ng license, medyo nervyoso ka pa. Sa umpisa, ano? Oo, sa umpisa, ninenervous ka. Doon ma-occur yung mistake mo. Yung halimbawa, biglang magpapalit yung ilaw. Naka-green, single, tapos biglang, oo, magpapalit yung ilaw. Anong gagawin ka? Hinto ba ako? Ganon, huminto ka sa gitna, nasa gitna ka. Tapos bigla kang nag-go. Ayun, huli ka dun, guys. Once na nag-stop ka sa gitna, panindigan mo na, hayaan mo ng jama ka dun. Diba? Kasi kesa mahuli ka ng, ano yun, yung... Mushishingo. Oo, Mushishingo. Ang in Tagalog ng Mushishingo. Hindi pinansin. Huwag mo akong tanongin din, hindi ko alam. Hindi pinansin yung shingo. Hindi pinansin yung stoplight. Hindi pinansin yung stoplight. Ayan, guys. Yun. Ang penalty niya naman po doon, 2 lapad. In peso, 9,000 pesos. Tumataginting na 9,000 pesos ang babayaran ninyo. Yan. Less 2 points po yun. Ganon. Okay guys, sa ngayon, yun na lang po. Ay, cellphone! Cellphone! Pag nahuli ka dito sa Japan na nagsa-cellphone bagong ka, rules, may cellphone. Bagong rules. Oo. Tumaas, nagmahal, bumabawi sila para sa pinamigay na ayuda. Ayan guys, para daw may mapagpunan ulit ng pangalawang ayuda. Magkano na ngayon, cellphone? Balita ko, Ichimang Kyuseng yata.
maximum quiz eh. Mm-mm. Tapos ang points, 2 points. Oh. 2 points po ulit yung kakaltasin sa inyo pag nahuli po kayo nagsiselfone. And then ang penalty nyo ay ichimangkyuseng, but nagbabago po yung penalty depende sa prefecture kung saan po kayo nahuli dito sa Japan. Kaya sa ating mga turista, buti pa kayo, mga naka-international license, hindi po kayo magpe-penalty. Hindi rin kayo mababawasan ng points kasi hindi kayo Japanese driver's license. So, ganon. Hindi rin kayo macha-charge ng fees kasi international license kayo. Yun nga lang, pag international license po kayo, kailangan nyo pong magstay sa Philippines ng 3 months. Dapat po, yung 3 months yung pag-stay sa Pilipinas, mag-match po dun sa LTO license po ninyo na date. Plus, mag-match po yun sa passport nyo. Or else, magpe-penalty po kayo ng 30 lapad. Tumataginting 30 lapad. Laki? Kung residence po kayo ng Japan. Pero kung tourist lang po kayo ng Japan, libre po kayo. Yun yung pinakamasarap pakinggan. Magpanggap ka ng tourist ka. Libre. Ayan. So, ang ano naman, pag halimbawa, yung Japanese license mo naman, hindi mo bitbit, nagmaneho ka. Ang tawag nun ay Fuketai. So, pag nag-drive ka without license, pag mabait yung pulis na humuli sa'yo at na-check niya naman na may lisensya ka at sinabi mong naiwanan mo lang yung wallet mo sa bahay kasi nagpalit ka ng bag, dati, ina-allowed nila yung ganon. Ano, pinaforgive ka na nila. Pero ngayon po, 30 lapad to 50 lapad na rin po ang penalty. Penalty na. Yes. So, kailangan kumita ng Japan. Diba, kailangan mag-ipon ng pondo ngayon, no? Oh, kailangan na po mag-ipon ng pondo kasi may second ayuda po tayo, mga kababayan. Napunta sa ayuda yung ayuda ano. Ayuda na po sa akin. Hindi na sa lisensya. Ayan. Okay, guys. So, bali. Ayan. Ang ganda ng trend, diba? Guys, antayin po natin gumalaw ang robot. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po siya gumagalaw bago po matapos itong kwentuhan na to. Huwag muna kayong aalis. Nandito lang kami. Nandito lang po kami hanggang gusto nyo hanggat gumalaw kaya po ang robot. Kaya mag-question lang. Wala ka bang question about sa mga violations? Tapos guys, ito pa pala yung isang ano. Pag nandun po kayo sa mga pulis, bawal po silang i-record. Yan. Bawal na bawal po silang record. Papabura din nila yan sa inyo pag nahuli kayo. Tapos po, wag po kayong magkukunwari na hindi kayo nakakaintindi ng Nihongo. Kasi pag bibit-bitin nila kayo ng translator. So, kahit slightly, hindi nyo sila naiintindihan. Kunwari naiintindihan nyo na lang sila para hindi na kayo magbibit ng translator. Kasi babalik na naman kayo doon. Yun. So, ganon. Gusto kasi nila naiintindihan nyo. Pero yung kanji gawa karanay, sabihin mo lang, kanji wa karanai, bibigyan ka nila ng may translation ng hiragana, katakana, or ibabasahin nila sa harapan mo. And then, tsaka kanila pahangkuin, pirma. Pero dun sa last part po ng violation nyo, hindi pwedeng hangko lang. Thumbprint talaga, sa clap, yun. Oo, may thumbprint po talaga sa last. Yun, pag may violation. So guys, tapos na yung ano no, yung lesson natin for today. Mag-comments na lang po kayo, yung mga expo ni Sir Michael dyan. Paki-comment lang below. Ayan, mag-comment lang po kayo. Pag may question kayo, gusto nyong malaman about sa pagkuha ng driving license in Japan or penalties or yung mga kinakatakutan, yung mga bagay-bagay na nakakatsinda. Para walang para walang question, wag na kayong mag-drive, mag-bike na lang kayo. Grabe siya. Para sure. Pero syempre, 'di ba guys, gusto niyo mag-rent ng car dito sa Japan, ganun. So, yung iba ayaw nila ng ano. Ayun. Guys, yun nga pala sa mga gusto mag tour dito sa Japan. Eh si Sir Michael, pwede niyo po siyang arkilahin. Pwede mag-drive. Ipag-drive kayo. Ayan. Gusto ba? Gusto si Masi. Ima YouTube no video to si Masi. Kamen na say.
Ang laking namin dito, guys. Bali lang dito kami sa condo. Mamaya i-feature naman natin yung binibenta nating first class condominium in Kobe, Japan. May approval na po tayo mula sa may-ari. Ayan. So, ganito. Ano, nasan na tayo? Naligaw na ako. Ayun na nga, i-arkila siya. Oo, yan. Mag-comment lang din kayo below. Ayan. Pag gusto niyo pong magpa-drive, ililibot niya kayo dito sa Japan. Basta nandito lang po kayo sa Japan, wala kayo sa Pinasa. Oo. Oh, hindi. Habang, basta may Osaka, visa na kayo. Usaka lang. Usaka lang. Tokyo, malayo. Oh, hindi, okay din ang Tokyo. Basta sagot niyo yung kanyang first class hotel. Yes. Perfect. Good. Ayan. Good. O bakit hindi ayaw mo? Lahat. Sagutin niyo kasi sagutin malayo nyo po ang Tokyo. Oo. Oh, oh. 8 hours biyahe. By highway from Osaka to Tokyo, 8 hours. Naranasan ko na yan. Nag-drive ako hanggang Gunma. Gunma? Yeah, oo. Tapos Chiba, sa... Pero pag ganun naman, na mag-tour ka from Osaka to Tokyo, mas cheaper siya kesa sa Shinkansen or bullet train. At the same time, madadaanan nyo na yung Mount Fuji, Nagashima Onsen, parang na-around the tour nyo na yung half ng Japan. Pag ganun yung ginawa nyo. Pero mag-stopover kayo sa mga hotel. Oo. Yun. Basta sagot nyo po yung hotel fee niya. And the price is right. Char! Perfect! And the food is delicious. Yan. Yes. Pag nyo siya Yoshinoya. Lamay commercial si Yoshinoya. Yan. Ano, go siya dyan. Parang ako yung manager, ano? Yeah, ayun guys, kasi mahihain po talaga siya. Kaya, shy type. Kaya, ano, i-ano na natin, tatapusin na po natin yung vlog natin. Comment na lang po kayo and don't forget to push the bell button sa baba para po updated po kayo sa mga matututunan nyo sa aming vlog. Thank you so much guys. Have a nice day!